Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay suma atin lahat sa pangalan ni Kristo na ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Sa Colossians chapter 2 verse 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis, ipinako sa krus. Taken out the nail to the cross. Nailing to his cross. Merong inalis at ipinako sa krus. Mga kaibigan, mga kapatid, during the time of Christ, it was a custom sa Rome wherein they ruled the world at the time. Pag ang isang tao ay naparusahan ng isang krimen, na patanagkasala siya ng isang krimen, siya ilalagay sa isang kulungan, at sa kulungan ngayon, isasarap pintuan, maglalabas ng papel o kasulatan na ang tao din ay certificate of death. Doon sa kasulatan, nakalagay ang kanyang pagkakasala. At yung tagal ng kanyang pagkakakulong. Yun yung mga offenses na hindi nangangailangan ng kamatayang parusa. At pagkatapos mong ma-serve ang iyong term, for example, 6 months to 1 year, kung kailanman, buti ng buwan, taon, etc., at napunuan mo na, na pagbayaran mo na, then you will be freed at yung papel na nakalagay doon sa pinto ng kulungan mo, ipapakita mo sa hukom doon sa oras na yon, and the judge will put a stamp at nakalagay doon, paid in full. So, ganun na sistema. Pero kapag ikaw naman ay nagkasala ng malala, grabe, ipapako ko sa krus. Tandaan nyo ha, yung tao na nakawala, nakalaya, at pinagbayaran kanyang kasalanan, lalabas. Lagi niyang dalay certificate. At pag kami kakilala siya at sabing, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay arsonist o rapist, ano man ang kasalanan ginawa mo, na pinagbayaran mo, pwede mong kunin yung certificate at sabihin sa kanya, yes, nagkasala man ako at nagkamali ako sa mataas, pero pinagbayaran ko na yon. Ito patunay. Okay? So, ang mayari kay Kristo, mga kapatid, he did a capital offense. Sobrang laki ng kasalanan ni Kristo sa tingin nila ng namamahalan ng Panginoon na kinailangan siyang patayin at ipako sa krus. Kaya ang Kristo natin ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa usapang tao, ang laking krimen na sabihin mo ikaw ang tagapagligtas at sabihin mo ikaw ang Diyos. Totoo naman, di ba? Amen? Pero para sa kanila, impostor ka at ikaw ay sinungaling at ikaw ay gumagawa ng napakalaking krimen sapagat ang Diyos nila ay si Nero o ang Diyos nila yung kanyang emperor. Hindi pwede ikaw maging Diyos namin, huwag nila sa panigay sa karamong karpintero. Hindi pwede ikaw maging tagapagkat sa amin dahil meron kaming emperor na aming leader. So dahil sa ikaw nagkakasala ng malaking pagkakasala, dapat kayo pa ako sa krus. Okay? At during that time, para may matubos, magpapalaya ng isang tao, kapalit niya na ipapako sa krus. Kaya nung panahon yun, si Pilato, humarap siya sa taong bayan, habang si Kristo nakagapos at bubog sarado, mamatay-matay na siya, at tanda na siya ipako sa krus. Sabi ni Pilato, sino gusto niyong pakawalan ko rito? Si Barabas o si Jesus? Sabi ng mga tao, si Jesus ang ipako sa krus. O sino gusto niyong pakawalan? Si Barabas. Ano gusto niyong gawin kay Kristo? Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Kaya yung palaspas na nakikita nyo ngayon sa paligid, yan ang larawan na ginawa ng mga tao nung araw na pinupuri si Kristo, pinaparangalan, sinasamba siya, nilagay nila ng mga dami, palaspas, lahat ng mga pagsamba, sapagkat they thought si Kristo ay maglalagay na ng kaharian during that time. Pero makita lang si Kristo, binubugbog na, at doon ang kapangyarihan, itutuyo sila naglayuan. And the very same crowd na nagsabing, Hail to the King! Hail to the King! That same crowd ang nagsabi, Nail him to the cross. Yun po sistema niyan. So, nung si Kristo nagkasala, sa tingin nila, inalagay sa ulo niya. Yun ang nakalagay sa mga Katoliko, yung Imri, ang nakalagay talaga ron, This is Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. Ito
si Jesucristo na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Totoo yun, mga kapatid. Pero para sa kanila at sa mga leader doon ng pamahalaan, ito ay salita ng pang-asar, panunuya. That's a certificate of sarcasm. Ano ba sinabi nila? Oh, hari ka pala. Oh, sige, lagay ito. Oh, ito hari niyo. Oh, hari ka pala. Sige, oh, pogi ka pala. Sige, lang pogi. Oh, ikaw pala, sika. Oh, sika. So, ilagay nila roon ang pang-asar kay Kristo. Ilagay sa ulo niya. So, alam niya na, ibig sabihin na nasa taas. Hindi po in real lang yun. Ang nakalagay doon ay Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. Pang-aasar sa kanila, pero kay Kristo, yun ang talagang kanyang kailangan na ipalam sa mga tao. And so, si Kristo ipinako. Paglibag sa pamamahalan ni Caesar. And it was a crime of worthy of death. And then he was crucified publicly. Okay? He was put to death. Pinakita sa lahat ng tao publicly. Hindi inilihim. Nagdurusa, nakabango sa krus. In agony, in pain, in blood. Nag-iingalo siya. Pinakita talaga nila. At kaya ang reason nila ba't na ginawa yan? Listen. Kaya ginawang public ang pagpatay para ipamukha sa mga tao. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Yung ginawa niya, huwag niyong gagayahin. Dahil pag ginawa niyo yan, ikaw rin ipapako na sa krus. Yun talaga yan. Ipinamumukha sa mga tao. Kaya sa kanila, and that is mga kapatid, wala pang mas titindi pang pahirap parusa na ginawa ang tao higit pa sa kalbaryo. That is the most painful punishment. So, sabi ng mga tao, wag na lang. Gagawa ko ng ganyang krimen, wag na lang. Hindi ko gagawin yan. Ayoko ipako ako sa krus. Ayoko magdusa dyan. Ayoko maging ganyan ang aking kahinatan sa buhay ko. At alam niyo, hindi lang yan. Mga kapatid, hindi lang yung nakapako si Kristo ron, hindi lang yung kanyang kasalanan kuno ang ipinako ron. Tingnan po sa verse 14, Colossians 2:14, ang sabi ng talata, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayos sa atin, at ito'y inalis at ipinako sa krus. Mga kapatid, there are charges against us. May mga nakaakusa sa ating kasalanan. May mga kasalanan tayong ginawa. Lahat tayo akusado. We are guilty. Alam niyo kung ano nakapako rin sa krus? Kasama yung kasalanan natin lahat. Eh listen, nakikinig ba kayo? Lahat ng ginawa natin kasalanan ay ipinako rin kasama ni Kristo. Siya mismo ang nagpako rin na ating kasalanan. E ano ibig sabihin? Yung kasalanan natin lahat na pwede isumbat sa inyo, hindi naman. Yung kasalanan ginawa natin at plano mong gawin, kasama niyang ipinako rin sa krus para sabihin sa inyo, you can now be free. Amen? Hindi ka na kailangan mabuhay na may takot. Hindi ka na kailangan mabuhay na mayroong guilt. Sa 2 Corinthians 5.21, siya na walang kasalanan. God made him sin for us. Siya na hindi nagkasala. Ang tanong, nakapako ba si Kristo na may ginawa siyang kasalanan? Hey church, may kasalanan ba si Kristo kaya siya pinako sa krus? Sagutin niyo, mayroon ba siya kasalanan? Wala. Kaya siya napako sa krus dahil sa kasalanan natin lahat. Your sin, my sin, kasalanan ng buong mundo, pinasan niya sa kanyang sarili para kayo hindi pa ako sa krus. Yan ang totoo. He was dying for my sin and for your sin. Hindi siya nagkasala, wala siyang ginawang kasalanan. Siya ang namatay, saan pa tayong mamatay? Ano niyo, kahit po tayong ipako sa krus ng patiwati-warek, kahit chap-chapin tayong parang gopis, para ba ating mga kasalanan? Ni isang patak na kasalanan natin, hindi mo kayang bayaran. Why? Sapagkat tayo ay makasalanan. Wala tayong dugong malinis. Wala tayong dugong dalisay para hugasan kahit isang kasalanan natin. Wala. Siya lang ang may karapatang magbayad. Sapagkat si Kristo lang ang walang kasalanan. Nakakalungkot to. Kung ba't napakaraming Kristiyano raw, ang nabubuhay pa rin sa kalokohan, sa kasamaan, hindi na kukonsensya na yung Diyos na namatay para sa kanila, yung kasalanan ang pinagbayaran ni Kristo, ay lagi nilang binabalik-balikan, hindi sila na kukonsensya. Bakit hindi ba sila makukonsensya? Eh di ba sila siguro tunay na Kristiyano? At ulitin ko mga patid, baka kaya tayo may mga sakit ngayon, baka kaya tayo nagkakaramdaman, baka dahil wala tayong tigil, kabibisyo, kasisira na ating katawan. Baka na
naisip natin na magbago na tayo ng buhay. Yan ang gusto ni Kristo mangyari. Kung tunay kang Kristiyano, magbabago ka. Amen? Sabi ng Bible si James 2:10, si Kristo po ay nagdusa sa kasalanan ng ating ginawa. So, isa man ang kasalanan na gawa natin out of many, nagkasala tayo sa lahat. So, mga kapatid, si Kristo nasa krus ng Kalbaryo, he was abused, he was misused. Tayo ang guilty, pero siya ang naparusahan. Tayo ang may kasalanan, siya inabot ng latay. Siya ang inabot ng parusa. Our sins were the nails that put Christ on the cross. Yung kanyang pagdurusa, tayo ang may dahilan. Yung ating katigasan ng puso ang nagpako sa kanyang sa krus ng Kalbaryo, and he died willingly. He died buong puso para bayaran natin mga kasalanan. Tayo na nagkasala, siya na wala kasalanan. Nagsama po ang pagmamahal ng Diyos doon, at ang puot ng Ama ay pinasin niya mag-isa. Mga kapatid, ito sa mga ay tragedy, pero ito sa also ay triumph. Colossians 2 verse 13 na uli. Ito yung sabi ng Bible. Colossians 2:13. Kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng kasalanan. Pinawi ang usaping nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Ito'y kanyang inalis. Pinako sa cross. Those were taken out and nailed to the cross. Ano yung mga pinako ni Kristo sa cross? What are the things na sinama niyang nakapako sa cross? Yes, si Kristo po nagdusa para sa ating mga kasalanan. At sa cross ng Kalbaryo, I hope you would say one day, o mamaya pag-uwi natin, I hope you would say, Panginoong Diyos, salamat sa iyo, o Panginoong Jesus, na aking tagapagligtas. Ikaw ang nagpako sa krus mo ng aking mga kasalanan. I hope you would say that. At sabihin niyo, Panginoon, salamat po. Ikaw na ang nagdusa para sa akin. Okay, ito, let me give you several things. Ano-ano yung pinako niya sa krus? Ano-ano yung mga nakalagay doon sa Kalbaryo? Intindi niyo mabuti, una sa lahat, ipinako niya roon sa krus ng Kalbaryo yung hatol sa ating kasalanan. Yung hatol na para sa atin lahat. Yung hatol para sa mga bata, para sa matatanda, yung hatol para sa ating lahat ng makasalanan. Kinuha niya, ipinako sa krus, siya ang inabot ng latay. Para nakaumang yung pana, dumarating ang pana, napapatay sa atin. Eto ka na, inihari niya kayang katawan at siya tinamaan. Ganun kabagsik. The condemnation of our sin, my sin, your sin, and the sins of the world, ipinako sa krus. Ano ibig sabihin? Binayaran na niya ang kasalanan mo. Ewan ko yun, pero asal piano, wala ka na utang. Hindi na isusumbat sa iyo kailanman ang kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. He bore my punishment. He has taken my sin and nailed it to the cross. At doon siya namatay, inilibing. Kasama inilibing ang ating mga kasalanan. Kasamang dinala sa libingan ang lahat ng pagkakasala ng tao. Sana maintindihan natin lahat mga kapatid. Ano sabi sa Hebrews 10:17? Hebrews 10:17, ang kanilang mga kasalanan, mga kasamaan, hindi ko na aalalahanin pa. God is telling you, I will remember your sin no more. Amen? Amen. Wala nang iintindi kasalanan na isusumbat sa iyo ang Diyos Ama. Bakit? Binayaran na ni Kristo. Sana maintindi natin lahat. Romans chapter 8 verse 1. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus. Kay Kristo, kung kay mananang palataya, kung kay anak ng Diyos, you will never be judged. Hindi ka na condemned. Hindi ka kondinado. Ikaw ay Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Sabi sa verse 33, sino magsasadal ng laban sa iyo? Nahiram ng Diyos. Ang Diyos ang umaaring ganap. Ito makinig kayo mabuti. God is the one that justifieth. God is the one who made you righteous. Ang Diyos ang nagsabing, banal ka. Ang Diyos ang may sabing, ikaw matuwid. Hindi ang tao. Hindi ang reliyon ang nagsasabi. Ang church ang nagsasabi, ikaw santo ka. Walang ganon. Ang nagsasabing, santo ka, banal ka, matuwid ka, ang Diyos lang. Amen? Amen. Hindi pwede i-deklaran ang reliyon ang sino man tao bilang santo. No. Walang ganon. Sapagat walang reliyon na malinis at nagdusa sa Kalbaryo. God, verse 33, is the one that justifieth. Siya mismo, himself, counted as righteous. Siya ang nagpaging
matuwid sa atin, siya ang nagbigay ng pagpapabanal sa atin. It is God that justifieth. Kayo po at ako na mga Kristiyano ay pinapaging matuwid na kamatay ni Kristo Cruz, because your sin was nailed to the cross, at binigyan tayo ng certificate of death. At ano nakalagay doon? Paid in full. Amen? Binayaran na niya. Pero mga kapatid, sabi niya ba, ah, okay na pala, ito pala kasalanan ko, pwede na ako magwala, pwede na ako. Alam mo, ngayon galing mo, hindi ka talaga Kristiyano. Ha? Amen? Ang tunay Kristiyano, nagbabago buhay. Ulitin natin, sino mag-iingat marumihan? Listen, church, sino mag-iingat marumihan? Ha? Yung taong nakapunong-puno ng grasa na overall, punong-puno ng putik at nangangarilang ang kuko sa dumi. O yung tao nakaputi na Amerikana, nakatoksitong puti, puti necktie, paputi yung necktie, polo, puti lahat. Sino mag-iingat marumi? Yung nakaputi o yung marumi? Kung sabi niya, sino? Of course. Nakakita ko ba na napakadaming tao? At puro-puro grasa. At dumaan yung, at andiyan yung mga gamit. Eh, kadiri naman to, kadiri. Babulgong mo na mapaparod yun. Diba? Sa kalungkuhan lang yung mapaparod. At dumaan, di ba matas, kadiri-kadiri ka? Eh, mukha mo, kadiri na ang mukha mo eh. Diba? Pero sino yung magiging doon ng marumihan? Di ba totoo naman? Planchado damit mo, planchado pantalon mo, naka-armor pa. Ay, mag! Mamabukumaw din mo yan, diba? Pagkasyano kong tunay, mag-iingat ka, marumihan ka. Ha? Eh, pag marumi ka, pag di ka na nagbago, walang nalilis sa'yo, ah, kahit saan ka maglupaki, para kang baboy. Tapunta ka kung saan-saan, bakit? Baboy ka eh. Subukan niyang baboy, linisin. Ayusin, damitan, pagumaan, damitan. Matuto magsalita ang baboy. Ha? At kumakain, nakadirito, nakakutsara, may napkin pa. Pag yun ay nakakuha ng pagkakataon, babalik yan sa pusali. Ano bakit? Baboy eh. Maglulupagilan doon, nagsasalita nga lang siya. Di ba? Mga kapatid, pag di ka talaga nagbago, hindi ka lalayo sa bisyo. Ang Kristiyanong tunay, lalayo sa masamang bagay. At doon ang Kristiyanong nagbabago. Yung hatol ng Diyos sa kasalanan, naging totoo sa iyo, wala na. Kasi biniyaran na ni Kristo. Think of the worst thing na pwede mong gawin. Think of the worst thing you did and you can do. Lahat yung biniyaran ng Kristo. So pwede ka nagawa ng kalokohan? No! Ang tunay na Kristiyano, pa nagkasala, kakastiguin ng Diyos. Hebrews 12:6. Pag anak ka ng Diyos, siyempre nasalaman pa rin tayo. At hindi dito pa rin sa mundo. Makasalaman pa kalaman na ito. Ikaw Kristiyano, hindi mo maiwasan. Nagagalit ka minsan. Naiinis sa kapibahay mo. Maingay na maingay. Ibang nagkakasala ka pa rin. At gawa ka rin hindi magandang bagay. Pag anak ka ng Diyos, kakastiguin ka niya. Papaliin ka niya. Paano kayo, mga anak ninyo? Si Rene, may anak siya, nagkamali. Pinasinabihan, ayaw magbago, papaluin. Anak mo, Jess, ganoon din, di ba? Si Ray, ganoon din, si Rafi. Kayong mga tatay na may anak na walang tigil ang paggawa ng kalokohan, papaluin siya minsan. Para matino, ganoon ang ginagawa ng amanat sa langit. Pag may anak ka, apu ka, Bisante, nagkamali, ayaw magbago, papaluin nyo. God will chastise you kung susuway ka sa kanya. Pero pumunta ka sa langit kung namatay ka. Amen? Ipinako sa krus ang hatol ng kasalanan. Pangalawa, the sumpa, yung curse of the law, yung sumpa ng batas. Tandaan niyo siya sa verse 14, Colossians 2:14, pinawi ang usapang nasusulat sa palatuntunan laban sa atin na hindi ayon sa atin. Kanya inalis, ipinako sa krus. Ang law is a curse. Dahil tayo makasalanan, you are under curse. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nasa ilalim ng sumpa. Tandaan nyo, mabuti ang law. Ang batas ng Diyos ay banal, walang tungis, walang pagkakamali. Pero dahil tayo makasalanan, isinumpa tayo ng law. At ang parusa ng sumpa, impyerno. Tingnan sa Galatians chapter 3, Galatians 3:10. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Lahat tayo nasa ilalim ng sumpa. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Verse 13. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat pinipitay sa punong kahoy.
yung parusa, nakamatayan, sumpa, pinasan ni Kristo sa krus, santa kayo ang magdusa, siya na nagdusa. Yung mura, alimura, lahat ng bagay na masama, santa kayo ang matatnan, siya na ang nagdusa, siya na ang nagpasan, siya na walang kasalanan, siya na walang duwis. Iniunat ang kanyang mga kamay, siya naging sumpa para sa atin lahat, para matubos tayo. Inalis ang sumpa sa ating buhay. Kaya yung mga tao na hanggang ngayon, they thought, makakating sa salamat by doing good works, you stop it. Wala kayong magagawa. Itigil ka na, wala kayong magagawa para mapunta kayo sa langit by your own good works or merit. Wala ho. Wala makakating sa langit by doing good works. Pastor, kahit nabigay ko ng maraming pera, hindi ho. Hindi kayo makakating sa langit. Pastor, kahit maraming kong pinatay ang bahay, hindi ho. Kahit maraming kong pinatay ang bahay. Kahit maraming kayong tinulungan, ang pinakain ng lugaw, pinatay ng bahay, binigyan ng mga gamot, pinagpag-aral, kahit maraming kong ginawang bagay sa mundo, hindi ka makakating sa langit. Why? Walang mabuting gawa na tatanggapin ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Makakating ka namin sa langit by faith in Jesus Christ. Then, sige, gawin mo lahat ng sumumagit na bagay. Pag kristyano ka na, sige, magpatay ka ng bahay, pakain ka ng lugaw, pakain ka ng pagkain, magbigay ka ng burger, magbigay ka ng pagpaparan. Yun, tanggap na ng Diyos lahat yun. Amen? Pero kung yung mga bagay na gagamitin para mabutas sa langit, ekis yun, mga kapalit. Unlike yun. Wala sa Diyos yun. At sasabihin lang ng Diablo, hihilatan lang ng demonyo sa inyo lahat. Pero yung sumpa ng kutusan, pinasan ni Kristo. Ang ayon sa batas, impyerno ka. Ang sabi ng batas, impyerno tayo lahat. Ang sabi ng batas ng Diyos, magdusa tayo lahat sa dagat-dagat ng aboy. Yung pagdurusang yun, pinasan ni Kristo. Ano ba pinako sa krus? Yung Colossians 2:8, tiri po, yung lahat ng pag-aakit ng mundo, lahat ng pang-iingganyo ng sanglibutan na makakapagpasala sa iyo, lahat ng panunuyo ng Diablo para kayo magkasala sa Diyos, pinasan natin Kristo, ipinako sa krus. Colossians 2:8, basa, kayo mag-iingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya, walang kabulang pagdaraya, ayon sa sarili-sariling sabi ng tao, ayon sa pasimulang aral sa libutan, at hindi ayon kay Kristo. Amen? Mga bagay na hindi ayon kay Kristo, na makakasira sa inyo, kinuha ng Kristo, ipinako sa krus. Ewan ko kayo, mga kapatid, simpleng bagay. Akitin kayo ng mundo, parang isang prostitute na nagbebenta ng laman. Parang lalaki na nagbebenta ng laman, nag-aakit lahat para kayo magkasala. Yung sanglibutan, hindi yung world na tinutungan natin ito, kundi yung sistema ng mundo. 1 John 2:15 and 16. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino naman ay iniibig sa sanglibutan, ang sabi ng Bible, ang pita ng laman, ang masamang pita ng mata, ang kapalan ng buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa mundo. Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Ang sabi ni Paul, Galatians 6:14, malayo nawa na sa akin ang pagmamaburi maliban si Kristo na sa krus na ating Panginoon. Mga kapatid, ipinako sa krus ang sumpa ng kautosan, ang mga pamaakit ng mundo. Ano pa, mga kapatid? Ang corruption, ang karumihan ng laman. Colossians 2:11. Tatapos na po ako. Tinisabi ng Bible. Sa kanya rin naman ay tinuloy kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay na nalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo naway muling biluhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos. So, when the Bible says flesh, hindi lamang itunutukoy itong ating laman, kundi yung sinful nature natin. Yung ating kagustong magkasala, yung hangarin ng laman, yung sinful nature, ipinako ni Kristo sa krus. Upang kayo, hindi na maghagat ng ayon sa laman, kundi puro tungkol sa Diyos na. Dati, lahat ng dikta ng laman, sinusunod natin. Linggo, dapat na sa church, dahil tinamad ka, ayaw mo na. Sinunod mo yung laman. Pero yung kristyano ka na, kahit ano mangyari, basta makakapunta ako, pupunta ako sa church. Amen? Kahit ano mangyari, dati,
dati, nahiya ka makapagkuntuhan doon sa Panginoon. Pero ngayon, Kristiyano ka na, dahil anak ka na ng Diyos, isinisir mo na mabuting balita. Dati, hindi ka na nanonundo ng bata. Ngayon, dahil Kristiyano ka na, nanonundo ka na ng bata. Dati, hindi ka na babasa ng Bible. Ang gusto mo yung nabasa, mga comics, mga kung anong mga kilap, kung sino mga radyo na pinakikinggan mo. Ngayon, Kristiyano ka na, nagbabasa ka na ng Bible. Simple. Dahil nagbago ng buhay mo. Wala na yung corruption, ipinako na sa krus. Romans 6 verse 6, nalalaman natin na ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Tayo mga Kristiyano, yung dating ugali, ibinigay mo na sa kanya, ipinako niya sa krus. Kaya ka nagbabago buhay. Yung ugali mo na wala na. Dati para sagot ka sa nanay mo, dati para sagot ka sa tatay mo, ngayon hindi na. Nagbabago na. Dati, ikaw, pag-uwi mo, lasing ka, wala ka na kitang pagkain. Ang tanong, bigay ko na pambiling bigas? Dati sinisipa mo yung mga bata. Ngayon, nagbago ka na. Ikaw na ngayon ang nagiging totoo nila lahat. Ibig sabihin, nagbago. At panlima, ipinako niya sa krus yung control ng demonyo. Dati wala sa control sa atin. Dati wala tayong control. Ngayon, Colossians 2:15. Pagkasamsam sa pamunuan at mga kapangyarihan, inilagay niya sila na hayag sa kahihiyan, nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Yung kontrol ng Diablo, pinako na rin niya. Yung kapangyarihan ng kaaway na hindi ating kailabanan, ay nalabanan na natin ngayon. Dati, pag inaya ka ng tao sa kalokohan, sama ka. Ngayon, nalalabanan mo na. Bakit? Kristiyano ka na kasi. Nung si Kristo na sa krus ng Kalbaryo, nung siya nakapako sa krus, akala ng Diablo, Satan has been defeated at the cross. Tinalo na ni Kristo. At ang talunan, huwag niyo sinusunod. Halimbawa, sa mga politiko ngayon, matatalo sila, isa sasabihin niyan, dinaya. Huwag niyo pakinggan, yung mga talunan, yan mag-iumiyak mag-isa. Huwag kayong papatangay sa gawa ng kaaway. Revelation 12:11, always the by the blood of Christ, magtatagumpay tayo ng patuloy. At panguli, ito na uli. Yung conquest of death. Si Kristo na nasa krus ng Kalbaryo, ipinako niya pati ang panglaban ng kamatayan sa atin. Hebrews 2:14, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang nilipol, yung may pag-aari sa kamatayan sa mga tuwid ay ang Diablo. Ngayon, nakapako si Kristo sa krus. Si Satanas, tuwa-tuwa. Pero alam niyo, yung kapangyarihan ng kamatayan, isinamay niya ipinako ron. Kaya wala nang puwang, wala nang tibo, wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan. At pagka tayo namatay, dire-diretso na sa langit. Kasi Kristiyano ka. So nung si Kristo nakapako sa krus, he is dying. Sinasabi ni Satanas, tinan niyo ang tagapagligtas niyo, nag-iingalo, at mamatay. Mga kapatid, nung si Hugo itong hulihininga, at namatay, inilibing, 3 days after, nabuhay na muli si Kristo, matagumpay. Dapat din tayo ganun ang buhay, nabubuhay para sa Diyos. It means, you don't need to be slain. Huwag ka na magpalipin sa bisyo, sa masamang bagay. Huwag ka magpalipin sa mga ginagawa ng sanibutan. Lumakad ka na bilang Kristiyano, sapat ka na ng Diyos, at kung nagkasala tayo sa Panginoon, all you need to do is to ask forgiveness. At mga kung hindi na uulit sa Panginoon. Tandaan niyo ha, pwede sabihin sa kanya, kay Diablo, at sa lahat, I am finished with that sin, ipinapay ko sa Ama ang aking kasalanan, inilalagay ko sa lahat sa lahat ng dugo ni Kristo, I am no longer going to be intimidated by guilty conscience, hindi na magpapatangay sa Diablo, hindi ako susunod sa laman, hindi ako magpapadikta sa aking sariling ugali, aasa ko sa kapangyarihan ni Kristo, at susunod sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang salita, at sabihin natin sa Panginoong Diyos, Lord, alam mo, ang puso ko, linisin mo muli ako at gamitin mo muli ako para sa iyo. Tayo lahat ay tumayo.